Hello TV fam and welcome ulit sa panibagong vlog. Medyo konting aberya lang naman no dahil pansin nyo wala tayong upload yesterday. Supposedly ang goal natin is makapag-upload tayo minimum twice a week. Medyo sumama ang pakiramdam natin at ngayon medyo ayos-ayos na ang ating kondisyon no. Kaya ito tayo ulit ngayon at nakakapag-vlog. Last Monday nga, no, it was Thanksgiving and nagkaroon kami ng konting Thanksgiving celebration nung Sunday. At nung Sunday na yon, we were able to meet new people, no, newcomers dito sa Vancouver, sa Canada, na kakilala siya ng tita namin, si Tita June at si Tito Jeff. And so we met them, no. We also invited them dito sa aming munting tahanan para makapag-celebrate ng kanilang first Thanksgiving dito sa Canada. At ito yung clip na yan. Hello TV fam, and today nga it's Thanksgiving. Ando si Joyce. Happy Thanksgiving sa inyo na mga nagka-celebrate ng Thanksgiving dito sa Canada. May konti lang tayong salo-salo, so inimbitahan natin sila Tita June and Tito Jeff, Tita Maggie, at saka meron silang, was it kapitbahay before or kaibigan? So they know someone na kararating lang dito sa Canada, and so sabi namin, invite na din natin para sa ganun na makapag-Thanksgiving naman sila, first Thanksgiving nila dito sa Canada, at least meron silang kasamang i-celebrate yan. Thank you for new friends. Hopefully, makasettle din sila ng maayos. We thank you for family. We thank you for the food that we're about to share. Thank you to Tita June, Tito Jeff, and to Maggie. No, lagi nyo sila supporta yan si Clark. Please keep us always blessed. And we ask for all guidance always. This we pray in Jesus' name. Amen. Look sa mga, medyo yan. Ano ba? So hindi na nga tayo masyado nakapag-vlog dahil napasarap ang ating kwentuhan, no? And welcome ulit kay Jay at saka kay Kat to Canada. Hopefully maging maganda ang inyong simula, no? Dito sa panibago niyong journey dito sa Buhay Canada. Anyway, after nga natin mag-celebrate the following Monday, we went out with friends naman for breakfast para nang sa ganun makapag-celebrate kami ng Thanksgiving with, you know, our close friends dito sa Richmond. And so, yan na nga sila, si Melissa and Mike and family, no? We went to see Fortune Dim Sum para magkaroon naman ng konting kwentuhan. Kasi medyo matagal-tagal na rin namin silang hindi nakikita. At ito yung clip na yan. So again, no, maraming salamat, no, sa mga taong nakasama namin during Thanksgiving. Very blessed to know na, you know, at this point in time, no, meron kaming mga pamilya na nakakasama to celebrate this type of occasions dito sa Canada. Now, mabalik tayo doon sa parang pinaka-topic natin. Yung previous vlog natin, mapapansin nyo, medyo maganda yung naging experience natin kasi nga nakita natin na medyo mas dumadami yung inventaryo ng townhouse dito sa Richmond. And we decided, no, with Joyce, we reached out na rin sa realtor para makakuha pa ng mas magandang impormasyon na makakatulong sa amin sa aming mga next move, no, for the real estate. And so dito sa pinapakita ko sa screen natin, no, ang pinapakita ko diyan is ito yung tinatawag nilang snapshot stats dito sa Richmond particularly. So, kung makikita nyo yan, dito sa Snap Stats, no, sa Richmond, this is data natin as of September 2024 na makikita nyo dyan sa screen nyo. Now, dito, ang pinapakita is combination siya ng information ng condos at saka townhomes.
no? Kung magbabase tayo sa impormasyon na nakikita natin dito, kung mapapansin nyo, no, dito ipapakita sa iyo kung ano ba yung mga buying capacity ng mga tao dito sa Richmond. At pwede mo yan maging basihan sa kung halimbawa magbebenta ka ng property or balak mong bumili ng property, pwede mo yan maging basihan as to magkano ba yung amount na kailangan mong pre-approved ka. Parang sa ganun, kung may dumating na opportunity, is pwede kang mag-bid doon sa property na yon. So, kung makikita nyo dito, i-highlight natin dyan sa screen, no? Kung makikita nyo, medyo madami yung inventaryo ngayon dito sa Richmond. Again, this is as of September. And base dun sa inventaryo natin, no, makikita natin na merong between 600 to 700,000 na property value, there are over 142 available units na pwede mong pagbilian. This is both condo and townhouse combined siya. Now, out of that 142, 25 lang ang nabenta, which is pinapakita natin dito na 18% nung ang kanyang parang pinaka-sales ratio over the actual inventory. So, hindi naman ganun kataas, hindi rin naman ganun kababa. Now, between the range of 700 to 800, makikita natin bumababa na yung mga ratio, no? Kasi nga, dito ipapakita sa iyo kung ano yung mga buying capacity ng mga gustong manirahan or gustong bumili ng property dito sa Richmond. Makikita nyo dyan, bumaba from 18%, bababa siya ng 12%, at yung between 800 to 900,000, bababa from 12% down to 10%. Pero, makikita nyo, merong counting jump between 900 to a million. Mostly yung mga nagfo-fall dito sa category na to is yung nasa townhome level na. Kung mapapansin nyo doon sa previous vlog natin, meron tayong mga nakikitang property na 899,000 lang. Which is, nandito sa gantong klaseng bracket. Kung mapapansin nyo, from 10%, biglang tumaas. Diba? By 2%. So, there are over 132 units, you know, at the data at that time. And then, 16 of those are sold. Na, it sends a signal doon sa mga nagbebenta na, wait, yung property natin, medyo in demand pa at marami nagkaka-interest. Kaya, napansin namin, nung nagre-review kami nung app, yung Zolo, kasi dyan kami usually nagtitingin ng mga MLS openings, at saka realtor.ca, napansin namin yung ibang mga properties na tinitignan namin, yung iba, nag-relist. Ibig sabihin, pinull down nila yung listing nila, naglagay sila ulit ng panibagong listing for the same property, pero yung mga prices nila, tumaas. So, they're taking advantage doon sa small gap na yon, kasi it tells them na our property, yung mga property nila, kung townhome owner ka, is mayroon pang mga bumibili at that price, pwede pa nating i-push yung market to the point na yun, pwede nating taasan. So, yun ang pansin namin doon sa mga app, nagtaasan yung property. I think ang value na tinaas, from 100,000, close to 150,000 yung jump. So, pero napapaisip kami ngayon, for that price, tapos makikita namin na yung condo sale is bumababa or walang masyadong nagmumove doon sa inventaryo at walang masyadong nagbebenta, it tells us na tumataas yung bibili namin, pero yung pagbenta namin, bumababa. So, makikita nyo, medyo lumalaki yung gap, no? Pag lumalaki yung gap, ibig sabihin, yan yung gap na kailangan mong punuan through either getting a loan from a bank, at yan yung amount na dapat mong paghandaan. So, naisip namin na, yun, pinag-uusapan namin ni Joyce, lumalaki yung gap, anong strategy natin? If in case, kailangan nating magbaba ng presyo at gusto nating ibenta yung property,
ano yung parang pinaka-maximum level na tinitignan natin? If ever naman na gusto naming maghanap ng lilipatan namin, ano yung maximum price na pwede naming ma-afford? Dahil nga, bumababa eh yung property na pinagbentaan, ibig sabihin yung down mo, bababa din. So, yung mga tanong na yan, sinisimula na namin ni Joyce pag-isipan. Dahil nga, medyo challenging yung market. Eh, in all honesty, ngayon ko lang nakita yung market sa condo na bumaba ng husto yung value. So, nag-uusap nga kami ni Joyce. No? Sinabi ko, no, as a matter of fact, one street away from our existing location, meron doon isang complex na may apat na unit na binibenta. At yung apat na unit na yon is 2-bed, 2-bath. The size ng property na binibenta is between 950 up to 982 or 84 square foot. So, hindi siya nalalayo sa property size namin kasi itong property unit namin is 987 square feet. So, yung bentahan nila doon, it ranges from 533,000 to a high of 599,000. So, nagtataka kami. One street apart lang, ang assessed value ng property namin is nasa 600 plus. Tapos binebenta yung mga property sa kabilang building at that price, below 600 price point. So, naisip ko lang, baka mahirapan na nga talaga kami kung magpo-post kami ngayon for our unit. Kaya medyo parang napapa-post kami ni Joyce, ano ba, ilalamad man natin to or mag-aantay muna tayo. Kasi ang pinaka-concern namin dito is mag-list tayo, tapos yung mga properties na napapalibot sa atin is mabababa yung presyo, malamang hindi tayo makakakuha ng interest sa ating property. Pag nagkaroon na tayo halimbawa ng showing, so iyan is sa mga parang challenges at sa mga naiisip naming pwede naming ma-encounter. On the other side naman, kung hindi namin susubukan, hindi namin malalaman. So still, we decided na itry pa rin natin. So, i-post natin yung property at a given price. And then, alamin natin kung ano yung magiging feedback. And then, based doon sa feedback, mag-a-adjust na lang tayo. So, yun yung inapag-desisyonan namin. We're gonna be sticking doon sa price point na ini-aim namin. And then, we will adjust pag halimbawa medyo wala kami nakukuhang interest. Kasi nga, dahil wala nga masyadong makabili pa ng mga condos ngayon, yung mga gustong mag-upgrade from condo to townhome, wala, mas less yung opportunity nila to move at this point in time. Pero yung iba na directly, na parang ito yung para magiging first-time home buying activity nila, pwede silang mag-straight kagad sa townhome. So, yun yung mga I think na nagmo-move currently, kasi malimit namang mangyari na parang meron kang existing property na halimbawa apartment condo and then you have the means and the capacity na bumili ng panibagong property which is a townhome. So, having said that, no, nakita na natin dito at dito pinapakita din naman pala nila dito saan ba yung mga areas sa Richmond na kung saan concentrated yung mga listings na yan at saka yung mga sale na yan. At dito sa ating cheat sheet na tinatawag na shinare sa atin ng ating realtor is sa Brigg House, kung mapapansin nyo, 412 ang current inventory and out of that, 51 lang yung nabenta, which is 12%. Pero kung titignan mo lahat ng location dito sa Richmond, ang concentration ng inventory na mga binibenta is nasa Brigg House, wherein nandoon din kami nagpo-fall. Yan, Brigg House or Brigg House South. No? Yan dyan naglalaro. Hindi ko palang alam kung saan talaga ako nagpo-fall dyan, pero yan yung area na kung saan kami naninirahan. Pag bumaba tayo dito sa pinakababa natin, ayan, dito sa SnapStat, yan, no? As of August, as of September, makikita nyo, may growth, no? Mayroong growth talaga
from August to September in terms of inventory or mga property listing. Ang variance na pinapakita sa atin is nagkaroon ng 5% growth. And doon sa mga nabibenta naman, nag-grow lang by 3%. And majority nga ng mga ga-account dyan sa number na yan is more on townhomes. Mas kaunti lang yung mga apartment condos. Now, in terms of sale price, ang sale price would range between 736 and then 777,000 noong September. So medyo lumaki, parang tumataas ang konti buying capacity ng mga tao. Now, in terms of the days in market, importante din yan malaman. Kasi yan ang magsasabi sa'yo na kung halimbawa yung property mo, nag-list ka today, dapat within 20 to 21 days, mabenta mo siya. Kung hindi mo siya nabenta within that span of time, ibig sabihin yan, kailangan mo na mag-shift ng gear. Mag-change ka ng strategy mo. Nang sa ganun, mabenta mo ng mas mabilis yung property mo. It's either, number one, mag-change ka ng price point mo. Nang sa ganun, maka-attract ka ng mga kliyente na gustong tumingin ng property mo at maging interested na bilhin yung property mo. Itong graph na to, sa pinakababa, importante to na malaman nyo. So, ito yung pinapakita dito is 13-month market trend. Dito mo makikita yung buying capacity ng mga tao na gustong bumili ng property dito sa Richmond. At makikita nyo nga dito yung color black na bar, yung pinakataas, ito. Yan ang nagpapakita ng mga napagbentahan na presyo. At yung nasa gitna naman, yung color red, ito yung inventaryo. Pinapakita niya kung gaano kabilis dumadami yung inventaryo on a month-to-month basis. At doon naman sa pinakababa, yan ang nagre-reflect ng mga napagbentahan. Kung gaano kadaming units ang nabibenta sa Richmond on that particular month. So dito, tingnan natin, no? Kung unahin natin i-assess at i-analyze yung sale price, makikita natin dito, from the very beginning, no, September to September end, ang mga nabibentang property would range from 745,500 from September of last year to a high of 846,000 ng February of this year. Bumaba siya nung April at 759,400. At kung pupunta tayo sa pinaka-recent, which is August and September, August actually was the perfect time to either buy or sell. Kasi dito, ang baba nung mga presyo ng property. 736,000 yung average pinagbebentahan ng mga properties, yung mga sale. At yung property count at that time is 1,020, so medyo mas mababa. Tapos yung parang pinaka nabebenta na units is bumababa, 143. Dito muna nakikita yung trend na pero mukhang magiging challenging yung market, no? Pag apat niya ng September, kung mapapansin nyo, biglang nag-spike up yung price na mga nabebenta. 777,500. At naka-attribute yan doon sa mga townhouses. Hindi sa condo, ha? Although combination to ng condo and townhouses. Ang attribution, main attribution na nito is accounted doon sa townhouse. At makikita nyo din, no, yung red line natin, which reflects yung inventory, tumaas din yung inventory. So padami yung mga tao na nagbebenta. So, pag madaming tao ang nagbebenta, ibig sabihin yan, bumababa ang presyo. Pero, technically, dito, hindi. Kung makapansin nyo, dumadami yung inventory, tumaas yung presyo na nabebenta, pero sa yung blue line, which is nagre-reflect ng buying capacity ng mga tao dito sa Richmond or mga gustong tumira dito sa Richmond, bumababa. No? Dahil nga, kumukuunti yung mga nabebenta. Slightly tumaas siya from 143 to 148. Tumaas ng 5 units. Pero all in all, the more na lumalayo yung gap nung nabibenta at saka gap ng inventaryo, pag lumalaki yung gap nila, masamang senyales yan sa market. Ibig sabihin yan, madaming inventaryo, maraming pwedeng pagpilian ng tao, mahihirapan ka magbenta.
Pero advantage yan kung hindi ka naman nagbenta at bibili ka ng diretso. Dahil maraming inventaryo, tapos konti yung nabibenta, nagiging buyer's market ang tinatawag. So, ibig sabihin yan, pag sinabi mong buyer's market kasi, ang advantage dyan is yung mga bumibili. Kasi madami kang pwedeng pagpilian, mas madami kang leverage na mag-negotiate para mabili mo ang isang property. Normally, pag nagkakaroon ng ganyang trend, kung buyer ako, pwede akong magsabi sa kanila ng, oy, ito yung listing price mo, I can go either below that listing price. Kasi nga, madaming option eh. Pwede mo sabihin na, oy, itong property A, B, and C, ganito lang ang listing nila. No? Interesado ako sa property mo, pero tulungan mo ko doon sa price natin. Willing ka ba na ito yung tanggapin, itong offer na bibigay ko? So yung mga ganyan, mas nagkakaroon ng opportunity to negotiate. Really right now, no, pag tinitingnan namin yung market, it's really tough, no. Ang tinatawag nila, it's a tough market. When you're selling, when you're buying, good enough, lalo na kung meron ka ng pang-down easily, no. Malaking bagay 'yan. Kasi nga hindi ka naiipit doon sa pagbenta mo ng property. However, in our case, medyo nandun kami sa situation na medyo challenging kasi magbebenta ka and then mag-upgrade ka, magbibili ka ng panibagong property. In God's perfect time, no, I know that will happen soon enough. Ang importante lang dito is maghanda tayo, mag-conduct tayo ng research, at lagi tayong maging open sa mga pagbabago, no? Mag-a-adapt again tayo sa mga changes. Kung halimbawa, hindi nag-work to, i-adjust natin. Baka mag-work naman yung plan B natin. Kapareho ng mga ginagawa ng mga Pilipino natin na nakikilala dito sa Canada. Kung halimbawa, nasa process kayo ng paghanap ng property nyo, pagbenta ng property nyo, i-ask nyo tong information na to sa realtor nyo. This is very helpful na makakatulong talaga ng maigi sa inyo na makapag-decide kung ano ba yung mas magandang gawin moving forward. Now, alam ko, binlog lang natin to actually, no, during the lunch break. Kasi lunch break natin is 1 hour. And then meron tayong 10 minutes break in the morning, 10 minutes in the afternoon. So, kung i-combine mo siya, meron kang 1 hour and 20 minutes, really. End ko na muna itong pag-uusap natin na to tungkol sa property. And then, later on, isasama ko kayo, pupunta na ako sa office para mag-report, no, magtrabaho tayo ulit. And then, ituloy natin ulit yung pag-uusap natin pagkatapos ng opisina. So, ito na nga, no, nagmamaneho na tayo papunta sa opisina. Nagtataka siguro kayo bakit makulimlim. Nag-uulad na actually. Dumadalas na talaga yung pag-ulan dito sa Vancouver kasi nga October na, no. Fall na, can you just imagine? Napakabilis ng oras at panahon na una, nagsiselebrate pa lang ako ng birthday ko noong January, natandaan ko, no? Nilibre ako, actually, tinreat ako ni Joyce at saka ni Cal sa isang fishing trip na nandito, makikita nyo dyan sa screen nyo, ayan yung nakikita nyo dito, fishing trip kami, no? Surprise yon, nagfish kami ng sturgeon, kung ano yung parang pinaka-popular fishing activity dito sa Canada. So, yan yung pangingisda ng sturgeon fish. Can you just imagine? January pa lang noon, tapos ngayon parang hindi pa mag-sink in sa akin na October na at magbe-birthday na kaagad si Joyce, no? Kasi ang birthday ni Joyce is katapusan ng October, no? At paghahandain natin kung paano natin yan i-celebrate then down the line. Next natin dyan is, you know, yan yung mga susunod event natin. Christmas, New Year, tapos akalain mo mag-birthday na naman ako. Napakabilis ng oras talaga dito sa Canada. Hindi ko lubos maisip. So, nandito na nga tayo sa opisina. Actually, itong side na to, yan. Yan yung opisina ni Joyce. Yung opisina ko nandito naman. So, magpa-park na muna tayo, no? So, nakapasok na nga tayo sa parking. Ang kagandahan dito sa
trabaho natin, yung parking covered. At saka, usually, nakakalabas tayo ng mabilisan dahil yung mga tao dito sa Richmond, walang masyadong pumapasok lalo na pagka Friday. Dahil nga yung iba, meron silang tinatawag na compressed day. Nag-off sila usually either Friday or Monday. Ako, ang schedule ko is Monday. Monday ako usually nag-off. So, nakapag-park na nga tayo. No? And then, magkita-kita lang tayo ulit mamaya. Nakauwi na nga tayo, no? At gabi na dito. Mabilis nang nawawala yung araw. Madaling na kaagad sa labas. So, nakapag-dinner na nga kami. Usually, no? Alam nyo nga to sa lahat ng mga nanonood sa amin. 5:30 pa lang, nagdi-dinner na kami. So, by 6, tapos na tayong kumain. Pero tingnan nyo, dilim nyo sa labas. Wala ka na makita, no? So, anyway, tapusin na muna natin yung vlog natin for today. Maraming salamat sa inyong mga nanood ng ating vlog. Sana kayo paano napulutan nyo ng kaunting impormasyon, no, na makakatulong sa inyo sa inyong mga desisyon na gagawin dito sa Canada. Maraming salamat. At kung hindi pa kayo subscriber ng ating munting channel, click nyo na yung subscribe button, yung notification bell, para updated kayo parati pag meron tayong mga panibagong upload. And kung meron kayong mga katanungan, don't forget to comment down below. At sasagutin natin yung mga tanong at mga suggestion or comment nyo na ilalagay dyan. So hanggang sa muli, magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Paalam! City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down, city of mine.